Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang lahat at maraming salamat sa pagsubaybay dito sa kwento ng Abot, Kamay na Pangarap. At merito na naman po tayo para sa panibagong update sa araw na ito. At kahit galit nga itong si Oscar dahil nga nahihirapan itong si Annalyn sa pag-opera ng kanilang pinuno, ay naging matagumpay pa rin ang pag-opera at pagkuha ng bala sa katawan nitong pasyente. At laking pasalamat nga ni Stella kay Annalyn at sinabing maraming salamat dahil sa iyo naligtas yung aking ama. Ngunit kahit ganun pa man naliligtas ni Annalyn ang ama ni Stella, ay si Oscar nga ay hindi makamove on dahil nagalit nga ito sa kay Locke at kay Zoe dahil hindi nga sila naging matagumpay sa kanilang pag-opera dahil natakot naman itong si Zoe kaya kinaladkad siya ng mga tauhan ni Oscar palabas. Habang nag-opera ito si Annalyn ay may malakas na tunog ng baril na hindi nga maintindihan ni Annalyn kung saan ang galing at kung sino yung binaril. Yun pala, itong si Locke at si Zoe ay gustong manlaban kaya nga naman pinagbubugbog sila ng ilang tauhan nito ni Oscar. Ngunit hindi naman sila tinuluyan at hindi naman talaga pinutok sa kanilang katawan. Samantala, itong si Lynette nga at si Dr. Tanyag ay nagyakapan dahil sa pareho silang nag-aalala sa pag-kidnap kay Annalyn at kay Zoe at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nakita naman ito ni Michael. Agad naman nagsela si Michael at sinabing kayo na yung nagtulak sa akin para gawin ito. Yung pala, may masamang plano si Michael na gustong gawin dahil nga sa nakita niyang nagyakapan itong si Dr. Tanyag at si Lynette. At maya-maya konti lang ay may dumating na sasakyan na lula naman itong si Moira. At mukhang galit nga ito nang malaman niya kasi na si Lynette pala at si Dr. Tanyag ay magkasamang nagbiyahe. Agad naman siya sinalubong ni Michael at sinabi ni Michael na may kailangan kang malaman. At dahil sa paintrong sabi ni Michael na may kailangan kang malaman, nako, biglang natulala nga itong si Moira at masama ang kanyang naiisip. Ngunit itong si Annalyn ay patuloy pa rin sa pag-opera nitong dumudugong sugat ng pinuno at ama naman ni Stella. Ngunit sa kalaunan ay naging okay naman, naging matagumpay. Ay agad-agad pinuntahan ni Annalyn yung lugar kung saan naman si Zoe at si Locke. Ngunit pagdating niya nga doon, nakahandusay si Locke at si Zoe sa lupa dahil nga pinagsusuntok ito ng ilang tauhan ni Locke dahil sa kanilang pagpupumiglas at gustong lumaban dito sa mga rebelde. At unang naisip nga ni Annalyn ay nabaril at namatay na nga itong si Zoe at si Locke. Ngunit nagkamali ito at niyakap na lang si Zoe na hinanghina na dahil sa nangyari sa kanya. Samantala, itong si Michael ay gusto na nga niyang sabihin na umano'y itong si Annalyn ay anak ni Dr. Tanyag. Ngunit napaisip ito bigla at hindi niya na nga tinuloy yung pagsabi kay Moira. Kaya nga naman sabi ni Moira, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Ngunit napigil nga ito dahil nakonsensya na nga itong sabihin si Michael. Agad naman nakita itong ni Dr. Tanyag at Moira. At yun nga, naitanong ni Moira kung kamusta na ba ito yung kanyang anak. Samantala, doon naman kay Annalyn at kay Zoe, ay mukhang naging mabait na nga si Zoe. Tuluyan na nga magbago itong ugali ng Zoe dahil sa nangyari sa kanila ni Annalyn na parang niligtas nga ni Annalyn ang kanilang buhay ni Locke. At ano kaya ang mangyayari dito kay Annalyn? Makakaalis na po ba sila dito sa lugar ng mga rebelde? At si Lynette at si Dr. Tanyag ay aminin na ba nila sa mga taong nang gugulo sa kanila na anak nga niya itong si Annalyn? Yan po yung ating aabangan susunod na mga episode dito lang sa Abot, Kamay na Pangarap.